Nakakabahala talaga itong napapaulat na kaso ng mga carnapping sa ating bansa. Ayan, di ba? Nakita mo ba yung background ni Maki? Oo, yung mga SUV. Yung mga gano'n, oo, oo. Parang ano, no? Mga sosyal na sasakyan. Mga sosyal na sasakyan. Mabuti na lang wala ako niyan. Pamahaling sasakyan. Wala ako niyan, kaya hindi ako siya. Tayo, naka-BMW lang, no? Ay, ikaw. Hindi. Naka-BMW nga ako yung Binyan Motorworks, yung owner. Ganun ba? Oh, yun. Baka mabili nga yan. Nakapatay tayo dyan sa mga krimen na ganyan. Talaga namang, ewan ko ha, sinasabi ng Philippine National Police, mukhang dumarami nga ang ganitong bilang ng insidente ng carnapping sa bansa, particular sa Metro Manila. Itinuturing na nga raw na car theft capital ng bansa ang Metro Manila. Dahil kasi dito mas marami nangyayari. And itong Agosto, 19 na sasakyan pala yung na-carnap. Iulat na carnapping na incident sa Maynila. Maynila, kaya car theft capital na sila ngayon. Siyam naman sa Quezon City. Ayan, mga SUV. Bumaba ang Quezon City. At AUV, yung kadalasang puntirya. Walang tricycle, ano? Para sa balitaktakan natin tungkol dyan, kasama natin ngayon si PNP Highway Patrol Group Spokesperson, Police Superintendent Edwin Butakan. Good morning, Sir Edwin. Yes, morning, Sir Sal. Good morning, and Sir Joel and Sir Gus. Siyempre, kasama natin si Gus Lagman, na siya pong presidente ng Automobile Association of the Philippines. Good morning, Sir Gus. Good morning, Suzanne. Ayan, eto Joel. Na. Good morning, Sir. Parang ano, may dalawa kayong sasakyan. May dala ang sasakyan. Saan kaya pinarada? Safe naman dito. Ay, hindi, kasi alam mo, I remember, dito po sa, ito yung Timog area, yung mga mura to na to, yan yung may mga taas na kaso ng mga carnapping, di ba, sir? Meron mukhang bumaba na kernel, ano? Yes, dahil dyan sa mga, dati mayroong ano dyan eh, yung mga kainan. Oo, oh, maraming restaurant kasi. Restaurants, ganyan. So, yung deployment ng ano ng tao dyan, ng mga police dyan sa area, dinamihan, so naiwasan natin. Kaya Maynila na yes, ngayon. Yes, kasi marami nga dyan, na tama yung sabi nyo, marami dyan yung mga habang nakaparada nandun sa restaurant yung mga may-ari, nawawala yung sakyan pagbalik. Okay. Eh, siguro malaman natin, San, yung modality ng pagkuha ng sasakyan. Meron tinatawag na pag pinarada mo yung sasakyan mo, paglabas mo, wala na. Meron ding ngayon, nagiging daring na yung mga karnaper. Tututukan ka na. Ngayon, talagang tututukan ka na, forcing na kukunin yung sasakyan mo. Doon sa bilang ng mga karnaping incidents na naitala sa buong bansa, mas marami ba ngayon yung, ano, yung tinututukan o forcibly taken? O yung talagang traditional na pagkuha pa rin ng sasakyan? Yung nanakawin ng ano ng habang nakaparada. Actually yung dun sa classification namin dalawa kasi ano, isang stolen while parked unattended, saka yung stolen at gunpoint and intimidation. Ito yung forcibly taken and for carjacking. Oh yeah, symbol. Mas maraming stolen while parked. Habang nakaparada. Kasi yan daw ay parang sabi, pag nakita nila, kasi may mga lookout bagaya, di ba? Yes. Pumarada ka sa isang restaurant, yung oorasan ka nila, ilang oras ka ba kumakain? Minimum of 1 hour kasi matagal mag-order, di ba? Matagal yung serve dong pagkain. So, kaya yun yung mga tinatarget nila na biktimahin. So, sir, bakit ano, may mga klase ng sasakyan na yun yung madalas na target? May SUV, may market yata dun. Isa yun, no? May market, no? And mukhang ano, mabenta sa kanila yung madali mga ganon. Yes. Actually, katulad ng isang grupo ng yung carnapping group, like sa Davao, no? Mapapansin nyo yung mga na-recover namin, especially last October 16 to October 18 operations, naka-recover ng 14 motor vehicles yung ano, no? Yung, ano mga klase po ito? Sa Davao. Well, mga Innova, yeah. Montero, Tuner, yung Ford Ranger, pati yung Ford Ranger na yung parang pick-up din na. Ano, okay. Kinuha rin nila, no? Puro halos ganun klase mga ito stocking. Kasi yung ano, yung may market sila. Yes. Talaga may prospective mga yes, buyer na. Buyers na. Ito siguro, gusto rin natin malaman na Susan, alam mo yun, Colonel, yung mga bagong sasakyan ngayon na lumalabas. Pagka hindi mo rin lang hawak yung susi, hindi mo mapapatakbo. Mahal yata yun eh. Kaya yun yata yung mga tinututukan ng forcibly taken. Alam nila yun. Diba, tama? Tama po. Kaya magkakaroon tayo ng ganung kaso. Yung mas madali sa kanila na agawin yung sasakyan sa'yo kesa yung nanakawin nila na nakaparada dahil hindi lang mapapaanda. Kaya tututukan ka na lang. Ito si Sir Gas. Ano, sir, ano mabigay mong ano para hindi mangyari na ikaw ay
makuhanan ng sasakyan habang nakaparada o di kaya naman eh matutukan ka at kuhanin yung sasakyan mo. Ano dapat natin gawin? Mahirap iwasan niya pagka at gunpoint talaga. Pero pwede nating siguro medyo maiwasan ng kaunti. Lalo na yung mga babae, ano? Lalo sa parking lot, kung pwede lang, sumabay ka sa ibang mga kasama mo sa opisina. Huwag ka mag-solo. O siguro magpasama ka muna sa isang lalaki para may kasama ka. Tapos ihatid mo na lang siya ulit paglabas niyo, di ba? O kaya yung dapat siguro yung remote mo, pindutin mo pag malapit ka na. Kasi pagka malayo ka pa at pinindut mo na yung remote, eh malalaman nung carnapper kung alin ang kotse mo. Pwedeng abangan ka na niyan. No? So, pagka malapit ka na, tsaka mo lang pindutin. Saka mo pindutin, buksan mo, tapos sabay lock. Kasi baka pag malayo ka pa't pinindut mo na, nauna pa sumakay yung carnapper. Bigla may pasahero na sa likod, di ba? Nagugulat ka nga, ay, sino mo kayo? Nagugulat ka, diba? Ito pala yung carnapper, nauna sa'yo. May tao na sa loob. Oo, ito na kasi mga... Ano, mas maraming babae ngayon, ha? Marami ng mga babae ngayon nagmamaneho. Yung mga modernong babae ka mukha mo, Susan. Ikaw yung tricycle yung sinasakyan ko, di ba? Paano nila kakarnapin yun? Sige. Nagdadrive na sarili ng kotse. So talagang medyo... Bakit babae, Sir Gus? Siyempre. Mas vulnerable Mas vulnerable ang babae. Mas madali silang... Mas madali ang agawin. Agawan ng sasakyan. Oo. Ganon. Eh, paano kung dumating doon sa punto, Sir Gus, na talagang tinutukan ka na, di kay lalaki, kay babae ka, ano, bigay mo na lang. Ay, mas mahalaga naman yung buhay mo kaysa doon sa sasakyan. So, yun, may duplicate ako, balik mo nila. Ganon. Pero sa ngayon, Colonel, siguro, yung mga preemptive na measures na gaya nung magkakabit ka ng wheel lock, ano yun? Maganda rin yun. Deterrent yan. May mga cases tayo na nakita sa CCTV na dalawang magkatabing sasakyan. Mm-mm. Tapos nakita dumating yung mga carnappers, tinignan nila yung mga sasakyan. Kinuha nila yung isa. So during investigation, tinanong namin may-ari, sabi niya, yung dapat yung katabi niya ang kukunin. Kaya lang, meron nakalagay na ano, yung bar. Steering wheel. Yes, yung bar. Kasi kahit lagariin nila yun, may kakain pa rin ang oras yun. Matagal yun. Ayun pala naman dapat, pala may mga paraan pa para hindi makaharnap yung sasakyan mo. Gawin na lang natin. Lahat yun. Kahit yung mga security alarm yung tumutunog. Ano pa yun? Although na-disable nila yun, deterrent yun sana. Sir, saka ito, Joel, ito yung sabi ni Sir Butakan sa akin dati, yung pagka yung mga modus na yung binangga ka sa likod. Diba ang tendency mo, binangga ako ba? Kagalit ka, bumuksan mo ngayon. Ba't binangga? Tapos lalabas ka ngayon. Yung pala, modus pala yun. Kasi merong gang nun, ayun ang kanilang modus. Ang modus naman. Bundol gang tao sa kanila. Anong gagawin natin pag ganun? Huwag ka baba. Usually pagka ganun kasi ano, pag binundol na ganyan, bumababa ka agad sa kanila with FIRM. Okay. So i-check mo muna, huwag ka muna, lalong-lalo na yung mga cases na naiitala namin ganon sa mga alanganin ding lugar at alanganin yung oras. Hindi sa highway, ano? Hindi sa mga hindi busy basta road, basta. No? Kuminsan susundan ka muna kung saan yung place na medyo isolated sa kukunin. So pagka sa ilang na lugar ka binangga, huwag ka nang bumaba. Bayaan mo na. Kung diba? Ano naman, kung hindi ka nakakasiguro, baka nga naman nabangga ka talaga, pwede mo naman sa inyo saan na sumunod na lang. Pumunta ka dun sa isang safe place o isang pero police station. Isa din dapat siguro, Colonel, na makontrol natin. Yun tumatanggap naman, yung mga second-hand dealer. Yung mga bumibili ng mga second-hand. Yes. So, ano ba dapat natin? Meron kasi market dyan eh. Yung bibili ng second-hand car, dapat check-in muna sa CHPG ba ang Colonel, no? Katulad nga sabi ni Joel, sir, ano, yung market, no? Sila yung... Kaya yung karnaping tuloy-tuloy. Sila yung unsuspecting buyers. Meron silang mga binibentang mga sasakyan na galing doon sa mga karnap. No? So, mas mura. Mas mura. At pinakamaganda dyan, pumunta kayo sa pinakamalapit na highway patrol group. Meron kaming mga highway patrol group offices sa mga regions and provincial offices. So, pwede kayong pumunta ron. Meron kaming motor vehicle clearance section or divisions doon na pwedeng i-check yung check motor muna vehicle nyo. Kung nandun sa database sa mga wanted na sasakyan sa... Yung engine hybrid numbers, Colonel, nandoon naman. Yan ang importante, yung engine, chassis numbers, saka yung plate number kasi kung minsan madaling palitan. Napapalitan. Pero sir, ito, medyo nakakabahala tin Joel, Sir Gus, ano? Yung parang may mga nagpapanggap namang pulis tapos i-flag down kang ganyan. Paano ba dapat tayo gawin doon? Nadali sa Muntinlupa. May gaya na nangyari sa Muntinlupa. Yes, actually, ginagawa nila yan. No? Kaya nga, yung Philippine National Police, umagawa ng mga, like yung sa amin, sa uniform namin,
meron kami mga klase ng uniform, no? Oh. And kuminsan meron kami mga araw kung kailan ginagamit yung uniform. Pero paano yun? Lalagay pero yung ano, yung unsuspecting. Ako. Yeah. Yes, suspecting. Oh, yes, isa yan. And kung ikaw yung ano, hindi ka basta-basta pwedeng parahin ng isang naka-uniform kung civilian yung dalang sasakyan. Okay. Kailangan, yung sa amin ngayon, we have a director, kailangan marked vehicle yung dala mo, kahit motorsiklo. Hindi ka pwedeng, you're not authorized na basta-basta magpatigil ng isang sasakyan. Saan ba sila, sir, ito, syempre hindi naman nila gagawin yan sa mga busy road talaga, mo, sa EDSA, di ba? Hindi yan, dahil masyado sila mabubukay. Saan ba nila gagawin yan usually? Sa mga, doon sa mga ilang na lugar pa rin? Yes, katulad ng yung Bundulgang nga, na mga ganun, no? Yung mga cases nga ganyan, no? Yung naka-motorsiklo tapos pinapara yung sasakyan, kaya binabangga pa ko minsan. Siyempre, pag nakita nila naka-uniform ng police, as much as possible, pwede naman nilang hindi ito niya kung naka-uniform nga tapos civilian naman yung dalang motorsiklo or yung sasakyan. Bawal na po sa amin yon. It's either naka-marked vehicle ka na nakasuit ka ng uniform or kung naka-marked vehicle ka naman at naka-civilian ka, bawal na bawal din po yun. Okay. Pero anong mas daring ngayon? Ang ginagawa nila ngayon, sinasabi, I have a reliable source, nagsabi sa akin na kwakar na pa yung kotse for she'll be taken. Tapos didiretso ka agad sa pier yun. Oh, talaga? Tapos si iluluwas niya sa ibang bansa. Meron daw, meron daw market niya sa China. Parang napanood ko, Boss Gas, no? Yung kinikwento mo kanina, yung pelikulang Gun in 60 Seconds, no? Diba? Parang ganun yun. Is it possible, Colonel, na nangyayari ba talaga yun? Yes, that's a possibility, no? Kasi dati nangyari na rin yun, ano? Meron mga kinuha rito, dinala sa ibang probinsya, no? Backdoor. Dinadaan sa nila, sa Sabah, Borneo, tapos Malaysia, gano'n. May mga cases na gano'n. So, this is being handled naman ng ating transnational crime, no? Meron tayong office na nag-handle ng mga gano'n. So, gano'n din, meron din tayong mga dumarating dito na mga, like, there are imported vehicles, pero carnap naman sa ibang bansa. Although pagdating dito, hindi siya carnap, during the time na tinatransfer na o naibenta na, dadalhin sa Highway Patrol Group yan for clearance, doon natin nauli sa ating yun na dapat sigurong ano, iwasan yung mga inter-island. Yung dito kinuha sa Maynila, tapos iluluwas sa Davao, okay, iluluwas sa ibang lugar. Mahigpit din dapat yun. Dapat maiwasan natin yun. Yes. Ginagamitan ng, gagamit sila ng barko, di ba? Yes. Para iluwas yun doon. Hindi ba na-check sa barko yan? So far, ngayon kasi suspended yung ating at tinatawag na shipment clearance, no? Dati meron tayong in-implement na shipment clearance. Inter-island, yung dadalhin mo sa Visayas o Mindanao yung sasakyan mo, kailangan you have to under, yung sasakyan mo has to undergo a macro-H examination, clearance, issuance ng clearance ng Highway Patrol Group. Pero right now, suspended yun. Although, you already have recommended for its ano yung restoration yung parang an executive order from Malacañang pero parang pinag-aaralan niyan siguro. Ayan, siguro po ito kan pwede kaya rin si Sir Gas meron ko lang yung sa mga checkpoint sa gabi. Kung pwedeng well lighted yung checkpoint para masabi naman namin sa mga motorista na kung hindi well lighted yung checkpoint na yan, eh baka hindi yan, baka peke yan. Actually, sir, ano, based dun sa aming PNP police, yung police operational procedures, isa yun sa mga naka-emphasize doon. Requirement. Kailangan well lighted yung area. Marked vehicles, pati yung signages should be very readable, ganun. At pangalan ng mga team leader na nandun, no, yung officer. So, kailangan ganun yung makita nila sa checkpoint. Otherwise, pwede nilang itawag dun sa hotlines ng Philippine National Police. Paano ba yun? Pagka ganun eh, titigil ka ba? Kung nagdududa ka, titigil ka ba? O didiretso ka? Well, kailangan... Kasi siyempre iniisip mo, baka may baril eh, di ba? Katulad nun, kaya nga sinasabi namin yung mga requirements, no? Kailangan makita mo talaga na... uniform sila, their signages, mga vehicles, siguro. At hindi sa mga, parang mga ilang na lugar sila nakapuesto. Okay. Naku, maraming salamat po, Sir Gas, sa pagsama nyo sa amin. Butakan, thank you. Sa pagsama nyo sa amin ngayong umaga para magbigay ng mga tips, ano, paalala sa ating mga kababayan, huwag na po ng kaso ng mga carnapping. Sir, maraming salamat. Okay, salamat din. Okay.